Hello guys, this is Ian from the Reaper Rocker and welcome dito sa Reaper's Post Tour. So we're here at Post Office Building dito sa Manila. Titignan natin kayo na kung ano ang kalagayan ng building na to. Mag-share din ako ng mga ng history ng Post Office Building, so alamin natin. Ang Manila Central Post Office na kilala bilang Post Office Building ay kilalang main postal office ng Manila at nagsisilbing headquarters ng Philippine Postal Corporation. Itinayo noong 1926 at natapos noong February 1928. At pinasinawaan nito nina Juan Arellano, Tomas Mapua at Ralph Doan. Noong World War II, severely na na-damage ang building na ito at ni-rebuilt noong 1946 at ni-retain nila ang original design nito. Noong 2018, ang Manila Post Office ay itinuring na important cultural property. Umabot sa pinakamataas na alarma ang sunog sa Manila Central Post Office sa Loton sa Maynila. Mag-aalas 5 ng umaga naman ay bigla nang lumaki ang sunog. Kumalat na kasing apoy sa mga papel at iba pang light material sa loob ng gusali. Nadamay ang ilang sulat at iba pang mga package. Noong May 21, nagsimula ang sunog sa post office. At taya ng Manila Fire Station ay nagsimula ito noong alas 11 ng gabi sa General Services Office na nakalocate sa basement ng opisina. At doon, kumalat ang apoy. Na-place sa highest fire alarm level na 5:54 a.m. noong following day. At nangailangan ito ng mga tulong ng mga iba pang mga bumbero sa Metro Manila. At tuluyang nawala ang apoy nito noong 6:33 a.m. noong May 23. So, nakakalungkot isipin na kasunog ang isa sa mga makasaysayang building dito sa Manila. May kukonsider na to na treasure or a national heritage ng bansa. So ngayon, di pa rin ako makapaniwala na nasunog itong building na to. Biruin mo yung grabe ng pinsala ng building na to. Nakakapanghinayang at saka ang dami daw ng mga mahalagang bagay na daw ang nasunog dito sa building na to. Grabe, nakakalungkot talaga. Nakakalungkot isipin na nasunog ang gusaling ito. At may tuturing talagang kayamanan ang building na to dahil naging saksi ito sa mga iba't ibang kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang dito ang World War II na kung saan hindi siya natinag at nanatiling nakatayo. Nung nakita ko ang kalagayan ng gusali, grabe ang panlulumo ko. Para akong nanghina, para bang nawala ang isa sa mga mahalagang kayamanan natin. At bukod doon, nakita ko rin ng mga ilang conservationist na nandun sa tapat ng building at nagre-raise din ng awareness para magkaroon din ng initiative para tulungan makabangon muli ang post office. Especially for the heritage advocates out here, kung ano yung pwedeng gawin for the post office. So this would be initiated by 10 Design Company, si Architect Art Serrano. Gagawin siya, again, 1 to 3 p.m. sa First United Building sa Escolta, sa first co-working space. Again, yung co-working space inside the First United Building. So this would be initiated by mga volunteers. Not coming from the post office, from the field post, but more of as heritage advocates. It's also a way to gather people around,
process ko, ano yung nafe-feel nyo about what happened, something like that. And perhaps, kung ano gusto nyo maging involvement, kasi ang aim is magkaroon ng parang ad hoc panel so that we can help the field post kung ano man yung pwedeng suggestions natin in relation to what happened and at the same time, to serve also as a citizen's arm kung ano yung pwede nating itulong or ano yung pwede nating i-lobby in a larger scale. Nakakalungkot pa isipin ang nangyari sa gusali ito at sana hindi ito mapasukan ng personal na interest at ma-demolish itong building ito. Bagkus, sana muli ito bubagon at maibalik ang kanyang dating ganda. So, I hope na meron kayong matutunan dito sa video na ito at hopefully mag-raise ito ng awareness sa atin para mahalin natin ang ating kasaysayan. Uli, magkita-kita tayo sa susunod na episodes ng Reaper's Rose 2. This is Kian from the Reaper Rocker signing off. Rock on, Pilipinas!